guys! Welcome back to my channel! Ayan, so andito na naman tayo ngayon guys dahil may gusto akong i-share sa inyo. Gusto kong i-share yung magiging journey ko sa isang product na itatry ko. Yan ay ang Ricks. Ayan! Kasi gusto ko kasing mag-peel yung face ko kasi marami akong ganyang scar, yung mga black spots ko. Kasi di naman ako matigyawan, pero yung ganito, yung mga pimple marks lang, yan yung gusto kong alisin. At gusto ko na talaga mag-peel ako at rejuvenate ng skin ko sa face. Papakita ko sa inyo ang daily na mangyayari sa akin sa face. Pipicturean ko na lang isa-isa. And mag-vlog na lang ako ulit on the last day. Ayan. So, ito ay sinuggest sa akin ni Ate Jubel kasi marami daw ang nagtatryin nito. And maganda daw siya sa skin. So, sa price, I bought this for 400 pesos sa Shopee. So, I will just link down below kung saan ko siyang shop nabili. Ayan. So, nagtry na kasi ako ng mas mga mura-mura na rejuvenating set, pero hindi siya nag-i-effect sa akin. So, I tried na medyo, dun tayo sa medyo moderate price range, which is 400 pesos. Meron kasing as low as 100 plus pesos, meron ka nang mabibiling rejuvenating set. Then, ito na yung instruction niya sa likod. Ayan. Wala siyang laman na something sa loob. Ayan. Ayan, tingnan natin ang laman. Ang unang laman niya is, meron kang facial wash. Ayan, 60ml facial wash. Ayan, 60ml facial wash. Then, 60ml din na rejuvenating toner. Ayan, 60ml rejuvenating toner. Pag sa umaga, meron kang sun shield. Ayan, or sunscreen. 20ml ang laman. Ayan, 20ml. Meron kang serum, rejuvenating serum naman sa gabi. Ayan, pump bottle yung lagayan niya. So, yan guys. Yan yung itatry natin. So, yun lang. Pag inamoy mo siya, pag inamoy mo siya, amoy vanilla milk. Yun yung mga gusto ko kasing scent, yung mga vanilla milk ko, sweet yung amoy. Yan. Then, ganun din, same din, nag-toner na rin ako kanina. Ang amoy niya, mas matapang lang ng konti dun sa facial wash niya, pero vanilla scent or milk scent pa din siya. Then, sunscreen, kahit hindi ako lalabas ng bahay, kasi syempre, baka kasama talaga siya nung dapat sa routine. So, naglagay din ako ng konti. Ang maganda sa sunscreen niya is, hindi siya malakot. So, pag in-apply mo siya, mabilis siyang matuyo. So, konting nilot-lilot mo lang, matutuyo siya agad. So, yun lang yung medyo good thing niya and medyo pwede rin bad side niya kasi magkukuha ka ulit ng bago sa lagayan niya kasi mabilis na siyang matuyo. So, tsaka isang tip din, guys, kung maglalagay ka ng toner para hindi rin masyadong harsh or mahabe, ang gagawin mo is ilalagay mo lang siya sa cotton, maliit na bulak, then idadab mo lang siyang ganyan. Yan, ganun-ganun lang. Huwag yung like, parang kinikis-kis mo na siya ganyan kasi very harsh at saka mahabi talaga yun. Ayan, so i-update ko kayo guys sa mga susunod na araw kung ano ang magiging effect sa akin ng mix. So, samahan niyo lang ako guys, tutukan natin kung ano mangyayari. Hello guys, good evening. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung feeling ng Ricks or yung itsura ng Ricks pag Haggard. Ayan guys, Haggard. Kasi kakatapos ko lang guys mag-live selling. So syempre, habang nagla-live selling ako, pinagpapawisan ako. So in fairness sa Ricks kasi hindi siya oily, hindi ko na feel yung pagka-oily niya. Ayan. Wala lang, normal skin lang ang nafi-feel ko. So good morning guys. This is my second day sa Ricks. Ayan, kakagising ko lang, nagwash na ako ng face para makita ko kung ano talaga yung itsura niya. Ayan, ang napansin ko dito is mag-nag-light yung blemishes ko dito. Lighter than compared dun sa before ako nag-apply nung weeks. Ayan, so, wala pa rin akong na-observe na any pamamalat or micropeeling. Ito yung third day ko guys, medyo nag-lighten yung scars ko pero wala pa rin micropeeling. So yun, di rin naman siya drying sa face. Kaligo ko lang. So gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko ina-apply yung Ricks product. So tapos na akong mag-wash ng face gamit ang facial wash. Ayan, ito. Tapos na akong gumamit ito, facial wash. Ayan. Ayaw mag-focus. Then after that, pagkatapos nyo, pag medyo tuyo na yung face ninyo, gagamitin na natin ang toner. Ayan, ang toner. So syempre, kuha ka lang ng malinis na bulak. Malinis na bulak. Then nalagay mo siya ng konti. Yung tamang amount lang guys. And then, ito ang kulay niya, medyo yellowish. Hindi nga na nakikita. Yan. So, ganyan lang ako mag-apply guys ng toner. Para hindi masyadong harsh sa skin or mahapde. So, pat-pat ka lang ng ganyan. Then, after that, patuyo mo muna. Tapos, pwede naman tumapat ka sa electric fan, ganyan. Para mabilis kang matuyo, ganyan. Para feeling fresh habang after kakaligo mo lang, diba? So, ganyan-ganyan lang tayo. Ayan. Ayan. Hindi siya ganun kahapde guys para sa akin ha. Hindi ko lang alam sa other skin types. Ako kasi ang skin type ko is dry. Ayan, dry talaga ako.
Pag medyo tuyo na siya, guys, tuyo na siya, ilalagay naman natin ang sun shield, ang lightweight gel cream sunscreen. Ito. Ito naman ang ilalagay natin kasi mag-over tayo ngayon, so kailangan natin ng protection. So, lagay natin dito. Ganito siya. Then, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo watery siya. Pag in-apply mo siya, kailangan i-spread mo siya agad kasi mabilis siyang matuyo. Ayan. Massage-massage mo na din ng konti. Ayan. Nagiging watery siya pag in-apply mo siya sa face. Ayan. So, matutuyo siya agad. Lagay-lagay mo na lang dyan ng konti. Ayan. Massage-massage. Ayan. Then, sa noo. Ayan siya. Ayan. Then, patuyuin mo na siya back. So yun guys, yung first day ko sobrang dark ng mga acne marks ko, ayan, and sobrang rough ng skin ko. Then day 2, 3, and 4, ayan, naglighten na siya, naging soft din yung skin ko, parang namalat lang ng sobrang konti. Ayan, sa day 5, dyan ko na nakita na naglighten yung mga scars ko. Sa day 6 naman, wala, same lang din naman, pero nung day 7, may lumabas na konting pimples lang. Pero super maliliit lang siya. Pero same pa din, lightened pa rin yung skin ko. Ito na ang aking pang 8 day cervix. So gusto ko kayong i-update. Ayan. Ang nangyari sa aking 8 day, may mga bagong lumitaw na pimple. Pero natuyo din siya overnight. So feeling ko, ito yung mga pimple na dati na talagang nandiyan. Underlying na siya. Pero ayan, nasa surface na siya. Kasi nga, nagre-renew ako ng skin. So ngayon, ang ma-observe ko sa aking 8 day, nag-lighten yung skin ko, yung dark spots. Ayan, nag-lighten. So, yun lang naman. Dalawa lang naman yung bagong tumubong pimple. Pero, I think hindi siya breakout kasi dun pa rin naman siya sa talagang may pimples ako. So, eto siguro yung mga nandun sa ilalim. Ayan. So, yun lang naman. Ang aking 8 days. Ayan, ibibigay ko na ang overall rating ko sa Rick Skin product after using it for a week. Sa smoother skin, guys, bibigyan ko ang Rick's product ng 90% kasi talagang na-feel ko within a week naging smooth yung skin ko. Sa pangalawa, sa pagbibigay naman ng softer skin, 90% na ang ibibigay ko dahil naging soft din yung skin ko after using it. Pangatlo, sa pagbibigay ng lighter skin, bibigyan ko lang siya siguro ng 70% dahil hindi ko pa na-achieve talaga totally yung gusto kong pag-reduce ng blemishes ko or dark spots ko sa mukha. As to peeling, 20% lang guys kasi hindi naman siya grabe yung effect sa akin unlike sa mga ibang gumamit ng Rick's product na sobrang talaga silang nag-peel. Kahit yung micro-peeling ko guys, sobrang mild lang. As in, na-experience ko siya on the 4th, 5th, and 6th day na ng paggamit. Sa big pores reduction, bibigyan ko siya ng 80% guys. Ganun kalaki, 80% kasi sobrang na-reduce niya yung big pores ko dito sa nose part and dito. Ayan, sobrang naging smooth siya, hindi na siya rough. As to, sa pagiging lightweight ng product guys, masasuggest ko talaga 100% dahil sobrang comfortable niya ng suotin. Hindi siya oily, hindi siya greasy. So kahit sobrang busy ako for my whole day, sobrang comfortable siyang gamitin guys. Ayan, sa scent, bibigyan ko siya ng 100% pero personal preference ko yun guys kasi I love vanilla or milk scent. So medyo strong yung scent niya guys. So kung hindi ka mahilig sa mga medyo sweet or vanilla scent, baka hindi mo masyadong magustuhan yung amoy niya. Glowing skin guys, bibigyan ko siya ng 80% guys. Kasi ayan, as you can see, glowing talaga yung skin ko. Hindi yan pawis guys. As in, nung ginamit ko siya, parang nagka-glass skin ako. Ayun, basta feel na feel ko lang. Ang ganda niya guys sa face. Ayan. The next, yung as to price or affordability naman guys, bibigyan ko siya ng 100% din. Kasi as to sa effect niya, sa 1 week ko pala na paggamit, sulit naman yung 400 pesos guys. Ayan, sobrang bilis ko lang siya nabili sa Shopee. 4 days lang, andito na siya ulit. So, bibigay ko na lang yung link sa baba para kung gusto niyo rin mag-avail ng Rick's product, doon na lang kayo bumili. So, overall rating ko guys, bibigyan ko siya ng 80% guys. Kasi hihintayin ko pa siguro 2 or 3 weeks more para talagang ma-achieve ko yung gusto kong mangyari dito. Ayan, nagkaroon lang ako guys ng konting bagong pimple ito, tsaka ito. Pero feeling ko yan yung pag-purge lang. So, yung dati na talagang pimples na nasa ilalim, mas binilisan lang ng Rick's product yung pag-resurface ng pimples ko sa face ko para ma-rejuvenate siya ng maayos. Ayan. So, hindi naman ako natatakot na feeling ko nag-breakout na ako. Hindi naman ganun, guys. Kasi kung nag-breakout siguro kung saan-saan na unusual place ng pimples, yung mangyayari. Pero since dito pa rin siya sa normal place, ito, dati ko talagang normal spots ng mga pimple ko, andun pa rin siya. And sobrang liit lang naman, guys. Para lang siyang, yung parang tiniris-tiris ko ganun, tapos nagkaroon ng pimple.
kinabukasan. And natuyo lang din siya overnight. So, hindi ako nag-worry. So, ayun guys, for using 1 week Rix product. Ayan. So, ang gagawin ko guys, magbibigayan na lang ako ulit ng review after using it for another week. Ayan. So, yun yung second week ko guys sa Rix product. So, gagawa na lang ako ng separate video para naman ma-update kayo guys. And sa mga gustong mag-try ng Rix product, huwag kayong matakot. Pero, syempre, disclaimer lang guys, magkakaiba tayo ng skin preferences or ng reaction sa skin. So, kailangan mag-patch test muna kayo before kayo gumamit ng any product, kahit mura yan or mahal. So, yun guys. Ako kasi hindi naman ganun ka-sensitive yung skin ko, pero dry skin ako and bihira umepekto sa akin yung mga product. Pero in fairness kay Rix, kasi binigyan niya ako kahit papano ng effect or ng improvement sa face ko. So yun guys, let's see if ano pa ang magiging result niya after 2 weeks. Thank you so much guys sa pagsama sa akin. So abangan nyo na lang guys ang next vlog ko. Thank you so much. Huwag nyo kalimutan mag subscribe, like, follow, and share my video, and hit that notification bell para naman ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Thank you so much. God bless and stay healthy.